Hello, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. At magandang oras po sa inyong lahat. At marahil man ay gabi sa inyo, umaga o tanghali, ay magandang oras po sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. I'm Maring. I'm OFW at nakabase po dito sa Bansang Israel. At ako'y isang member ng IMG or International Marketing Group. At ako'y isang MD or Marketing Director. Ngayon, ang pag-usapan po natin ay building a solid financial foundation, no? At ito ay mayroon siyang mayroon anim na step, no, na kung paano tayo mag-build, to build it right and to build it strong, no, na ihambing natin, no, pag magpatayo na tayo ng bahay, kailangan po mag-build, i-build tayo ng tama at strong, no. So pag magpatayo ng magpapatayo tayo ng bahay ay kailangan natin na i-build, no, from the ground, no, to build it from ground to up, no. Wala naman nagpapatayo ng bahay na nagsisimula sa bubong pababa, kundi baba to pataas, no. So mayroon po tayong anim na step by step na para tayo makapag-build ng isang bahay to build a financial foundation. So ano po ang una? Ang una po ay increase cash flow, no? At paano tayo makapag-increase ng cash flow, no? To increase cash flow is increasing cash flow not only means to increase your income, no? Bakit? Why? Even if you earn, kumita ka man ng 100,000 or millions a month and spend it, all your cash flow will be zero, as in zero. So how to compute your cash flow, income and expenses? So to increase your cash flow, you have to increase your income and to decrease your expenses. Tama po. So kailangan po natin na palakihin mo na ang ating income, tapos iwasan natin ang pag i-decrease natin ang ating expenses, no? Okay, so ang pangalawa na pag-build ng bahay na pataas, pangalawa po ay healthcare, no? Short-term at long-term healthcare, no? So, if you are an employee right now, no, right now, you know, you have an HMO, and that is a short-term healthcare. Short-term po yun, no. You can use your HMO while your service on your job, no. You cannot bring your HMO while and when you retire. Hindi po natin madadala yung card mo na ngayon. Pag nag-retire ka, ay hindi mo na madadala, no? And that's a hard part for you because you need it most when you become older. Oo. Yan po ang mahirap po sa atin kung tatanda na tayo ay mayroon lang tayong short-term na healthcare before. Tapos hindi naman natin madala. So,
To save you from misery, you must have also a long-term health care. No? Long-term health care na hanggang sa pagtanda mo ay mayroon kang magagamit. No? So, ang pangatlo ay protection or life insurance. No? So, if you love your family, you must have all insurance. Why? Insurance is also called instant money. When you die due to accident, hindi po natin inaasahan na mayroon ng mangyari, ay you have something to leave. To leave. To leave to your family who depend on you. No? Sabi po ni Sir Brother Bo Sanchez ay, if God called you today, your family won't be hungry. Tama po. 100% na tama po yung sinabi niya. And that's so kailangan po natin ang insurance para sa ating pamilya na maiiwan. So, you should be properly protected. Paano? To know if you're properly protected, your insurance should be 10 times to your yearly income. No? Insurance equals monthly and or mag-income ka ng times 12 months mo. Tapos, within 10 years, ay malaki na po yun na ating maiwan sa ating mga, sa ating pamilya. So, ang pang-apat po na step na pag-build natin ng bahay, no? Or solid financial, ay ang pang-apat ay eliminate debt, no? You should eliminate your debts, no? First, before planning to invest. Why? Because even if you earn 12% yearly on your investment, but you have debt, that interest 10% a month, you will lose your money. Tama po. So, kahit 12 or 15% man ang inyong investment, pero marami ka namang utang, ay tapos yung utang mo ay 10% a month, ay mawawala din ang investment mo, ang inyong pera. So, ang panglima po ay emergency fund, no? So, from the world itself is a fund, no? You will need for emergency purposes, no? For example, no? Pagdating na, kapag dumating ang isang sakuna na o bad weather, no? Bad weather condition is strike, no? Especially in our country. Lalo na sa dyan sa country natin, sa Pilipinas, na palaging meron typhoons, no? Laging baha. At maraming nasasalanta, no? So, for emergency fund, you should be equivalent to 3 to 6 months of your salary and must be kept only on your ATM or itago o isave mo for fast liquidity. So, meaning na mag-save po tayo for sa emergency fund mo ng 3 to 6 na buwan, no, na sa salary mo, para in case na mayroong sakuna na emergency na talaga, ay mapo-cover ang inyong pangangailangan, no?
At kung mayroon ka mang ATM at ilagay mo sa ATM at para madali mong makuha. Kaya isend mo na lang sa safety at doon mo na lang bubunutin pag may emergency, no? So ang pang-anim po ay investment. Oh, okay? Yung sa bubong na, no? So according to Rex Mendoza, no? Isang CEO ng Film Life, no? You have no right to invest if you are not property protected. Sabi niya, tama po naman. Sa bubong ay kung hindi naman properly protected ay hindi po tama ang pagkakagawa. So kung hindi po kayo kung gusto niyo pang mas maliwanag na explanation nito ay comments ka lang sa baba at kung gusto mong isali kita sa aming sa aming page sa page group ay FB page ay meron gabi-gabi araw-araw na live lecture at dito ay marami tayong matututunan. Ang mga nagtuturo po sa atin ay yung mga experts, mga CEOs, SMD at marami po ang pwede natin malaman dito at makapagtanong po tayo. So maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aking maiksing kaalaman dito sa binahagi na kaalaman dito sa Building a Solid Financial Foundation. Salamat po at God bless po sa atin lahat. Cause I believe